game 3 of the finals. Khasim, you were there, part of the crowd. Ano yung, pwede mo ba describe dun sa mga millennial fans ngayon, ano yung atmosphere nung game na yun? Grabe yun, sobra. Nung game one, half yung ano, blue and yellow, tas nanalo Ateneo. Game 2, dumami na yung crowd ng UST. Tas game 3 talaga sobra. From ano yun, eh, parang nung overtime talaga, when si Jun Dison yung nag-free throw, siya na lang titirang big man nun. Alan Evangelista, fouled out. Jerby Cruz, fouled out. Chester Taylor, fouled out. So, hindi pa muscle si Jun Dison nun. Hindi pa. Sobrang grabe talaga lahat ng fans na, sigaw, go Jun Dison. Tapos ginaganon pa ni Coach Pido yung kamay ni Jun Dison nun para makashoot. Grabe talaga yung crowd doon. Sobrang nagugusbump ako nung, tsaka iba talaga yung pag nakasa championship kayo, never ko na feel talaga yun. Grabe yung game 3 na yun kasi bago yung game itself, ang dami lang nangyari, sir, dahil nalala ko dapat ang game 3 ay Saturday ata, tapos nagkaroon ng bagyo. Tapos madaming mga puno sa UST na nasira. In fact, yung kwarto nga ni Anthony Espiritu, nabagsakan ng malaking puno, nag-break yung ano eh. Kwarto ba ni Espiritu ni Jun Dison? Ni Jun Cortez? Ni Anthony. So yun, yung game na ano, na move yung game. Kasi sobra yung bagyo. So parang feeling namin, yung momentum na dapat na sa Ateneo, medyo nawala. Kasi nga, dahil sa movement ng game. And then, coming game 3, talagang problema namin ticket nun. Talagang wala na talaga mabili. Upper B, okay na. Makapasok lang sa Araneta. Tapos yun, sobrang si Coach Pidulan talaga nagpalakas ang loob namin. Kasi pagpasok mo, actually sa court, hindi na kami magkarinigan eh. Siguro parang one of the best days of our lives yun. Yung time na yun na walang magkarinigan. Si Coach Pidulan, relax, enjoy lang kayo. Tapos si Jobs, pinapasmile kami. Si Jobs kuwan, sobrang ganun lang kayo. Tapos ginagawa pa rin Jobs, nagsismile sa, ano, sa crowd ng atin na yun. So yun yung nagbigay sa amin ng ano. Ng motivation din sa ano yun, sa game 3. Ikaw, Pirates MVP. Ano mo naalala mo noong araw na yun? Ako, hindi, sa akin ha, yun ang hindi ko makalimutan sa buong buhay ko na sobrang saya ko dahil sa nangyari yun na hanggang ngayon, actually, halos yun yung naalala pa rin sa akin eh. Kahit na nag-pro ako, na mas matagal ako sa pro kaysa sa UST, talagang yung blessing na binigay ni God, no, lalo na nung yung seconds na lang na lalo yung overtime na nangyari, talagang hindi ko na rin alam kung paano nangyari sa kamay ko yung ganun na nawala yung mga main man din namin. So, step up ako. Ayun, hanggang dun sa parang nanaginip ka sa sobrang saya na nakuha mo yung championship na yun. Binigit mo kanina, may tira si JC Intel nun eh. Mm. Bank shot yun eh. Mm. Crucial yun. Ano ba yun? Panabla or hindi lamang sa palamang nila. Pang one point. And then, ano yun eh, yung tira na yun, nasushoot ni JC yun eh. Parang umiikot. Pabanda yun eh, pabanda. Diba? Lapit eh, ganda. Tapos elevate, wala makapalpal. And then you said, may something na parang gumalaw. Basta may kumalikot doon sa tira ni JC. At ano yun? Hindi, yun niya. Yun yung pinag-uusapan namin. Parang, yun niya, parang tinulungan kami nung, yung di ba may namatay kami na isang teammate na bago mag-opening. Si Janly Appeal. So parang siya yung ano eh, parang hindi naman natin maiisip na ganun talaga. Parang pag layup ni JC, parang may umihip ba or something na gumalaw. Parang yung movie na 6 months na. Ito, nangyari nun eh. Remember ko na pag-usapan din eh, na parang nag-free throw si Ford Arrow, tapos may butterfly na umunas sa kanya. Sa kanya. Sa loob na Araneta. Meron, no. Brown butterfly. kasi, ano, UST. Medyo dark na si butterfly. Naririnig kayo niya. Alam niyo ba yan? Naririnig kayo ngayon. So that was an unforgettable day, no? For all of you. Okay. Speaking of unforgettable, kamusta naman yung celebration with the community? Naku, dito ang tuwa yung UST community niyan. Oh. Ayun, madaming nagkakagusto kay Jojo Duncil dati. Mas lalong dumami. Iba talaga nagagawa ng basketball. Para artista. Hindi ko pa si Piolo Pascual. Tumagay yung taong Piolo. Kailangan sigata na yung face niya para pumangit. Para lang pumangit. Dati mga professor mo, tinataboy ko eh. Pagka nakita ko,
idol ka ng asawa ko, tsaka anak ko. Teka, hinulog ako ni mom. Yun, nangyari. Okay, so, I'm sure, sa mga taon nyo sa UST, meron kayong mga unforgettable na kalaban na hanggang ngayon siguro, pag naaalala nyo sila, medyo nanggigigil kayo or bumabalik yung pagka-competitive nyo. So, sino yung isang kalaban nyo sa UAAP? Doesn't matter what school, ha? Pero talagang yun, pagkalaban nyo, talagang, game ako. Jai, sorry. Jai kasi. Kasi, di ba, Dynamite, every time makakashoot ng 3 points. Eh, hindi kayo magka-position, elite nun, ha? Pwede point guard doon naman. Hindi, nag-guard ako, eh. Nag-guard din ako. Okay. Maganda talaga depensa. Yun, si Jai. Si Jai. Bakit? So, ba't gigil na gigil ka kay Jai? Kasi every time nakakashoot siya, gagalis ng 3 points. Pati si Chris. Chris Chu talaga yung ano ko. Kasi sobrang, sorry Chris, pogi. Sobrang pogi. Sobrang dumi pa maglaro. Sobrang pogi, sobrang dumi pa maglaro. Dinira ka na ni Chris? Ilang beses na. Oh, ano yung pinaka-grabe talagang? Sa pick and roll silang dalawa ni Ford araw. Talagang pag dumano sa pick and roll, talagang may, tapos pag gagantihan mo, since guwapo, gagano-gano lang siya, automatic foul na kami. No question asked. Nakatawa so, masira yung mukha sa'yo. Eh. So, Jairus, Chris Chu. Okay. Dylan, sa'yo, sino yun? Sa akin, marami, pero kung isa lang, si JC Intal na lang kasi siya yung premier small forward nung time na yun. Siya yung best small forward. So, pagbantay ko siya, si Coach Pido, sinisigawan na ako kasi, ay, si may defense mo. Ang lambot-lambot ko. So, kailangan, so binibigay yung A-game ko, A-offense, A-defense sa kanya kasi siya nga yung, kumbaga, yung standard nun eh. Pinakamagaling na small forward nung time na yun. So, yung pressure nun medyo mataas. Okay, tanong, ikaw ba nadakdaka ka ni JC? Oo, kaming dalawa ni Jervy Cruz. Dalawang kami. Kaya naman pala di mo makalimutan eh. After ng dunk, umalis ka agad ako. Para, ano, may iwasan ko yung camera. Jervy yung natutok eh. Baseline. Yung dalawa ko may layon. Araneta, baseline. Tamad kasi ni Jervy, pinalampas. Tinuro sa akin. Ako lang sabay ako. Ilang kabuelo na. Kasama sa picture siya niya. Buti wala pa social media yun. Kasi kundi paulit-ulit yun. Pero maklumausan si Jervy, walang effort. Pinadaan lang gano'n sa baseline. Sa akin pinapunta. Parang pinigay bidaan. No, so, tuloy po kayo. Okay, o Jojo, ikaw. Ako sasagot para kay Jojo. Sige, ikaw sumagot para kay Jojo. MVP season niya yun. Si Janke, hinedbat niya. Si Janke, in you. Jonathan Janke. Hindi sa akin sa ano? Hindi sa Ateneo nun, si Chris. Siya yung bantayan kami talaga eh. Si kasi kayo talaga yung magka-rival, ano? Lalo na parami yan ng ano, no? Female fans, no? Tinagyawat lang ako nun, medyo makinig si Chris nun eh. Tapos sa ano naman, sa position din ano, magaling si ano, si Bonbon. Bonbon Custodio. Magaling si Bonbon. As in, talagang parang Samboy Lim siya na maglaro. So, hindi lang siya sa pinalad eh. Kasi tinalo niyo eh. Di ba pa isto bid sila, no? Grabe. Eh, yung coach namin palaban eh. Kaya, 3-piece tayo nun, di ba? 3-piece. Para, ride, puso, palaban. Eh, naging 4-piece. Pido daw yung pang-apat. 4-piece daw. May palima yun. Ano yung pido? Oo, oh, di ba? Ano yun? Puso, pride, palaban, pido, pabango. Kasi may pabango si coach, di ba? Nakita ko, may delivery truck eh. Kala ko yung fifth, yung mura eh. Ay, hindi. Yung mura. Batik yan. 7 years old ako. Ang talagang inidolo ko nun si Jojo Duncil. Na joke. Thank you for watching The Score. Don't forget to subscribe to ABS-CBN Sports YouTube channel to be updated with the latest games.